Tayo, Taya, na istulungan dito itong si Miss Aurora Salonga ng Bagong Silangan, Quezon City. Ito po, naoperahan kasi siya sa mayoma niya. Pero pagkatapos namang maoperahan, hindi na niya makontrol yung pag-ihi niya. So, ang problema ni Aling Aurora, hindi nga niya kayang anuhin yung sarili niya dahil ang trabaho niya lang, Tay, nagugupit lang siya ng buhok ng kapitbahay. Marangal na trabaho yan, paggugupit ng buhok. 70 pesos isang gupit, kaya lang hindi nga siya makapagpa-check up kasi mukhang nagka-problema. Ako nga, pagka para makatipid ako, pag ako na nga nagugupit ng buhok eh. Oo, ako na nagugupit. Maliit na gunting lang yung gamit ko. Buhok sa ibaba. Tayo naman. Tayo lang tataka ko. Ganda naman ang pagkakas. Sa hita. Oo nga, tayo. Sa hita. Kala ko na yung buhok sa ulo. Ay, hindi na. Naka-spray net na ako eh. Kahit, spray net talaga. Kahit signal number 3, hindi magagano yung buhok. Ay, lumingon ka ba pa spray net? Ay, oo. Oh, yung mga tao sa likod, baka naligas din. Oo. Anyway, andyan sa linya ngayon, Tay, si Aling Aurora, sige. Para malaman naman natin ano eksakto ang kanyang kailangang tulong. Magandang umaga po sa inyo, Aling Aurora. Magandang umaga po. Opo, ayan. Ito na po ang ating Tatay Rani. Kausapin mo na po. Yes, na Nanay Aurora. Good morning po. Yes, kumusta naman ho ang nararamdaman nyo ngayon? Sa ngayon po, yung depresya ng ano ko, yung pag-ihi ko po, yung hindi ko nakokontrol, wala naman pong masakit. Kaya lang, yun nga lang po yung laging araw-araw dieter. So, hindi ho pa ba kayo nagpa-check up uli para malaman po kung ano. Alam mo, ang misis ko po ay operado rin ng ano eh. Apo. Mayoma eh. So, ang nangyari po kasi, tatay, ano yung, nung bago itong naoperahan, di ganun nga po, hindi, nawawala na ako ng control sa pag-ihi ko. Nagpabalik-balik po ako. Siguro po, naka 5 times akong bumalik. Tapos hanggang sa, napagod na po ako, nakatamaran na namin dahil unang-una, gastos, pamasahe, ganyan-ganyan. Tapos parang mall, ganun pa rin. Tingin puro, tingin. Kasi importante po yan ay kasi yung sign ng ihi, sign po ng komplikasyon po yan. Ilang taon na ho ba kayo? 52 na po. Bata pa ho kayo. Oho. Importante po yun, Nay, na dapat mapacheck up nyo. Ilan ho ba anak nyo? May anak na ho? Wala po, wala. So wala ho kayong anak. Single. Dapat to lalo nyong ingatan ang inyong hong sarili. Ano ho ba dahilan? Ba't di ho kayo na pagpa-check up? Hindi po, kasi nung bago-bago naman po talaga, nagpabalik-balik po ako doon sa ospital. Kasi nga, pinatitignan ko to dahil nga, bakit ganun? Ba't parang hindi ko nakokontrol yung pag-ihi ko? Ngayon po, siguro naka-5 beses po, puro pa tingin. Hanggang sa, sabi ko, wag na, napapagod na ako, nakabalik-balik. Parang wala naman nangyayari. Wag ho sana kayong mapagod, lalo na pagkakalusugan po ninyo ang inyo pong ano, kasi napaka-importante po yan. Lalo na ho ngayon na talagang ihi kayo ng ihi. Sige ho, pagka ganito po, no, para ano, kailangan nyo ho talaga magpa-doktor. Ngayon, bibigyan ko ho kayo kahit paano, pantulong sa doktor. Kundi, taga-Silangan lang ho naman kayo. Pumunta ho kayo doon sa Maklang. Yung atin hong hospital ho dyan na city ho, nagpapatakbo. At i-endorse ko ho kayo ron. Pumunta ho kayo doon sa Maklang. Libre naman po yun doon. Ngayon po, ano man po ang gamot nyo, at usap po tayo. At sige ho, tutulungan ho namin kayo sa gamot ninyo. Pagpapagamot. Pero ngayon ho, ano hong immediate na kailangan nyo po sa ngayon? Ano po? Tatay, yung pang-araw-araw ko po na diaper, yung gano'n. Pambili ng diaper. Pambili ng diaper. Sige na, bibigyan mo, bigyan kita 3,000, pambili ng diaper. Dami na nyo, ha? Diaper lang, ha? Malami. Nung abuti nga yan, ha? Nung bata ho kami, wala hong diaper. Lampin lang ho kami noong araw eh. Oo nga ho eh. Nilalabhan lang ho yung lampin eh. Oo, kaya nga ho eh. Sige na, pero sana Aling Aurora, magpa-check up ho kayo. Importante ho yung pag-check up po. Yes, okay. Sige, padadala namin ho yung 3,000 nyo po. Sige po. Maraming pong salamat po. Aling Aurora, kahit na ibabala natin yung linya, makinig ka dahil makakausap
kausap natin ng isang doktor. Yes, si doktor. Sige, sige. Para ka na rin nakapagpa-check up nito, okay? Apo. Ayan, salamat. Ayan, si Aling Aurora Salonga po ng Bagong Silangan, Quezon City. Nandyan sa linya ngayon tayang isa nating kaibigan doktor, kasama na rin sa programa, si Dr. Ed Lalusis, no? Para tanungin, bakit nagkaganon ang yes, operation? Yes, tama, tama. Dok Ed, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Amy, at kay Tatay Rani, at kay Aling Aurora din. 52 years old na pala siya. Opo. Dok Ed, bakit kaya? May kinalaman ba yung operasyon na ginawa sa kanya? Dahil ngayon, parang yung bladder niya wala ng control? Tingin ko wala. Kasi dati na, before pa siya mag-opera, sabi niya, bago pa daw siya ma-operahan, eh meron na siyang ganyan na urinary incontinence. Mm-hmm. So most probably, hindi yun galing doon. Kasi ang the most common causes ng mga urinary incontinence na ganyan ay yung, di ba, pag umiihi ka, tandaan nyo po nito, pag umiihi kayo ng 8 times a day at sumobra doon, ibig sabihin, meron na talaga kayong urinary incontinence. At alam mga factors na causing dito, no, ay yung ikaw ay nanganak, nag-deliver ka na ng baby, maaari ka pagkaroon yan. Yung tumatanda ka, mataba, at saka mahina talaga yung muscle ng pelvis mo, at saka yung mahilig kang uminom ng alcohol. Baka naman si Nanay Aurora ay mahilig uminom ng mga kape-kape rin, ano? Uh-huh. Nakakapagpaihi din yan. At yung excessive fluid intake, yung baka marami naman siyang uminom ng tubig, ihi ka rin ang ihi ng 8 times a day. O baka naman meron siyang iniinom ng mga gamot na nakakapagpaihi. Okay, o baka naman menopausal na siya. Pagka menopausal na, ihi rin ang ihi. O kaya yung mga pasyente na may Alzheimer's o kaya yung mga pasyente yung may UTI. Yan ang magkaramitang causes ng urinary incontinence. Pagka incontinence, 8 times a day kang umiihi. Opo. So Doc, anong pwedeng gawin nitong si Aling Aurora para matigil? Nahirapan siya, naka-diaper na daw po siya. Oh yes, kasi mahirap yan. Meron naman surgical non-surgical treatment yan. Yung mga tinatawag na exercises, yung Kegel exercises, yung mga diet mo, buwasan mo yung diet mo, ano, spicy foods, yan, nakakaihi din yan. Mm-hmm. Yung mga acidic food, nakakaihi. So, kailangan niya din, magkaroon siya ng training habit na hindi niya iniisip na mapapaihi na ako. Yun, stress yun. Parang okay, psychological. Niya, tanggalin niya yung kanyang mga belt, baka nagbe-belt siya o mahigpit yung kanyang panty o kanyang magdamit siya, pagka may pressure sa bladder, lagi ka rin maiihik. So, yun ang mga surgical, non-surgical method para matulungan siya. Okay. Yung mga exercises lang yan, nakukuha yan. Ano? Okay. Pero, dadaan din siya sa mga testing, katulad ng urine testing, ultrasound ng pelvis, ng bladder, urodynamic testing, measuring the bladder pressure, urethra, sphincter muscles, at saka yung endoscopy kailangan ni nanay yan. So kaya nga siguro si nanay na humihingi sa atin ng tulong, baka kailangan padaanin na sa mga testing para baka naman non-surgical ang kailangan lang pag na-diagnose na ng tama. Okay, ayan. Ang ganda ng pagkakapaliwanag. Yes, simpleng-simple pero napakaliwanag. Dok, kung sakasakali may mga listeners pa tayo, baka pwedeng makuha yung number mo para at least matawagan ka para agad na magkaroon ng konsulta sa iyo, Dok. Pwede ba yun, Dok? Sige po. Pwede po. Pwede naman natin matulungan sa 0917-899-0045. Okay. Ayan. Maraming salamat, Dok. At ang dami kong natutunan. Kaya bukas, hindi na ho ako magbibrief. Salamat, Dok. Ed Lalusis. Maraming salamat, Tate Rani at Amy. Maraming yes. Po.